Hi mga ka-birds! In this video, i-discuss ko po sa inyo yung about Myers-Briggs Type Indicator. Isa po itong personality test na ito po yung pinaka-popular sa panahon po natin ngayon. Alam nyo na po yung mga tao mahilig po na i-categorize yung mga bagay-bagay. So sa personality test po na ito, is kinakategorize po yung ating mga ugali. At in this video, sigurado po ako na ito po ay inyong mauunawaan. So mga ka-birds, let's go ahead and watch it po. Kambawa, subscribe to my channel and click the notification bell para lagi po kayong updated. Personality Type Discovery, Myers-Briggs Type Indicator. Ano ba itong mga ito? Dati, ang alam lang natin pagdating sa personality is yung malakas ang personalidad, mahina ang personalidad, mabait, masama, tahimik, maingay. Ganun lang yung alam natin. Pero all of a sudden, bigla na lang itong meron kang maririnig na merong personality type na puro letter lang ang sinasabi, katulad ng INFJ. Alam nyo ba mga ka-birds na 16 type, lahat-lahat ang mga yan? So, kung yan po ang gusto nyo maliwanagan, ito po ang channel na dapat ninyo pong pinupuntahan. Subscribe to my channel and click the notification bell. At kapag kaklik mo yung notification bell, meron po dyang salitang all. Click nyo po yung all. At bakit? Para anytime na mag-a-upload po ako ng mga bagong video, mga bagong update, is kaagad-agad po ninyo mapapanood. At kapag napanood mo yan, syempre updated ka na. Myers-Briggs Type Indicator. Isa itong personality test na pinasimulan ni Carl Jung, na dinevelop naman po ng mag-inang Isabel Myers at Catherine Briggs. Dito po, isa po sa naging layunin po nila is matulungan yung mga tao na malaman yung kanilang personalidad. At nang sa ganon, base sa personalidad nila na ito, mahanap nila yung hanap buhay na magpapasaya sa kanila. Magiging masaya sila doon sa hanap buhay nila. May mga tao kasi na kung saan hindi masaya doon sa hanap buhay na ginagawa nila o doon sa kumpanya na pinapasukan nila. Dahil magka-contradict po yung kanilang personalidad, ganon din po yung trabaho na ginagawa nila. At marami pa pong iba na benefits po kapag po nalaman po natin kung ano yung ating personality. Isa na rin po dyan na mahahanap po natin ng maayos ang ating magiging compatible sa ating relationship. Myers-Briggs Type Indicator. Isa po itong personality test na nagre-represent na makikita nyo na apat na letra. O, sa apat na letra na ito, na ito yung sinasabing personality mo. At dito po, mga ka-birds, bali, walo po lahat yan. Opo, walo po lahat yung letters na yan. Paano po nila nasasabi na malalaman nila dito yung ating personalidad? Dito po kasi, ang ginawa po nila is meron pong mga letter na kung saan naglalaman ito ng mga ugali ng tao. Opo, yung mga letter na yon. At ito po is walong letter na kung saan hinati po nila sa dalawa. Opo. Yung dalawang first letter po nito is yung introvert at extrovert. Dito po sa introvert at extrovert na to, dito po malalaman ng isang tao kung saan nanggagaling yung kanyang energy. Yung next set of letter naman is kung papaano kumukuha o pinipili ng isang tao kumuha ng information, papaano siya nag-o-observe, o kung papaano siya kumukuha ng kaalaman. Ito ay nirepresent lang letter S as in sensing. Yung isa naman po is N as in intuitive. Bakit N samantalang intuitive ay yan? Kasi nga po yung letter I nagamit na po dun sa kabila, which is introvert. Okay po? So, ito pong dalawang letter na po ito, nagre-represent ito kung paano tayo nag-o-observe, kumukuha ng kaalaman at information. Ano naman yung pangatlong set of letters? Thinking and feeling. Ang ibig sabihin po ng mga letter na yan, dyan po kinukuha ng mga tao ang paraan kung paano sila magdi-desisyon. Opo, so decision making na. Opo, di ba nauna kung saan kinukuha yung energy? Pangalawang set, kung saan kinukuha yung information. At ito na, sa decision making na, saan nila kinukuha ang paraan nila kung paano sila nagdi-desisyon. At syempre, yung huling dalawang letra, which is yung J and P. Opo, judging and
perceiving. Ayan. So, itong dalawang letter po na ito, ang ginagawa po nito is, paano po ba ginagamit ito? Kinakategorize ang tao dito kung paano nila pinuput into action o gagawin yung kanilang desisyon. O, syempre, di ba, nakakuha na ng may yung lakas nila kung saan kinukuha, yung mga kaalaman at informasyon saan kinukuha. Ngayon, kapag ka magdidesisyon na, saan nila kinukuha. At yung huli, kung paano naman nila gagawin yung kanilang desisyon. Opo, natin nandito na po tayo sa last letter, which is yung P and J. Oo, yung judger and perceiving. Doon sa judger, hindi ibig sabihin na judgmental sila po, ha? Hindi po ganun. Dito naman sa perceiving, hindi naman ibig sabihin na mas nakakaunawa sila kaysa sa atin. Hindi po ganun. Ang ibig lang sabihin dito sa dalawang ito, yung paraan kung paano nila ginagawa yung kanilang desisyon. Oo, kung paano ito i-a-apply. Opo. So, mga ka-Virgs, ayan po, maikli lang po yan na pag-explain sa inyo, ano po ba talaga ang ibig sabihin ng Myers-Briggs Type Indicator o personality test na ito? Opo, dito kinakategorize po, ito po yung mga pwedeng pagbasihan kung anong masasabi sa personalidad ng isang tao. Although, for example, introvert or extrovert, ang isang tao pwedeng maging introvert at extrovert. Opo, pareho yan. Pareho yung dalawang letter na yan. Opo, yung mga letters na nandito, tsaka letters na nandito, yung isang tao pwede niyang magawa pareho yan. Yun na nga lang kung bakit nagkakaroon ng personality type na, for example, INFJ. Di ba ito po yung mga letter na yan, INFJ? Opo, yan pong mga letter niyang kung bakit yan, ibig sabihin, yan po yung mga naging pangunahin sa personalidad niya. Yan po yung makikita na nangingibabaw, oo, na mas pinipili, na pagdating sa mga bagay-bagay, mas yan yung pinipili niya. Kaya kapag ka po, tines na yung kanyang personality, lumalabas po yung apat na letra po na yan. So, mga ka-Virgs, sana po dito po sa pag-uusap natin, naunawaan nyo ang ibig sabihin ng Myers-Briggs Type Indicator or Personality Test na ito. At pwede nyo rin pong i-test yung inyong personality. Nandyan po yung link sa baba. Opo. Di kahit pa paano, magkakaroon po kayo ng idea kung ano po ang inyong personality. So, comment down below, mga ka-Birds, kung ano po yung masasabi nyo dito po. May naunawaan po ba kayo? May naintindihan po ba kayo? Comment down below, mga ka-Birds. Okay po? Head to my channel and click the notification bell. At kapag kala-click mo yung notification bell, meron po diyang salitang all. Click nyo po yung all. At bakit? Para anytime na mag-upload po ako ng mga bagong video, mga bagong update, is kaagad-agad po ninyo mapapanood. At kapag napanood mo yan, syempre, updated ka na.